At lumabas muna ako dito sa inuupahan namin na resort. At naglakad-lakad kami dito sa tabing dagat. At may napansin ako na parang sobrang laking bangka na ginagawa. Kaya pinuntahan namin. Pero lalapitan ko muna itong sila Lola na may ginagawa sila. At makikiusosyo ako kung anong ginagawa. Mamaya lalapitan natin yung ginagawa na bangka na kitang-kita sa malayo kasi sobrang laki. At purong kahoy ang nakikita ko. Sa amin kasi, sa isla namin, sa Laguna de Bay, ay fiberglass boat ang ginagamit. Kaya naku-curious ako ko. Bubog po? Sakad na ko niyan, tigok ako. Bagong ginagawa, milyon ang halaga na. Sa kahoy pa lang. At ito naman yung kanilang finished product na bangka. Pero wala pa silang makina. At purong kahoy talaga at plywood ang nakalagay dito. Sa amin kasi talaga fiberglass boat. Katulad nito na nasa video na pinapagawa ng tatay ko ngayon. Dito talaga sa alat ay purong kahoy ang mga bangka. Okay. Sa kanta niya, no? Galing talaga ng mga Pilipino gumawa. Purong kahoy. Million ng halaga niyan. Sa kahoy pa lang yan. Naku. Pakamahal. Sa amin kasi sa isla, fiberglass. Dito naman sa Timonan, Quezon, kahoy talaga. Tapos gumagamit pa sila ng mga pintura. Yan no? Lucky. Mas magastos to kaysa sa fiberglass. Fiberglass kasi hindi na gumagamit ng pintura. Kasi mismo yung fiberglass ay may sarili ng kulay at yun na lang ang pagbibilian mo at talagang hindi na siya magpapaint hanggang tumagal. Million ang halaga niya, no kuya? Purong kahoy eh. Tingnan mo naman itong tablang ito. Isang piraso lang nito. Mas matibay, mas maano pa yan, puro pa sa bakal. Okay, no?
si Kuya. Morning po. Ano po yan? Uling po? Ang gatong na. Kaya pong gumagawa nito? Bangka? Bantay lang dito. Ah, bantay lang. Grabe, laki na. Yan, laki na ng gastos po dyan. Million yan, no? Mga ilang million kaya? Apat na million na, no? Napakamahal ng kahoy talaga. Eh, anong makina po nila? Malaki siguro. Napakabigat niyan eh. Bo? Laki yun. Sa amin kasi bangka ano eh, fiberglass. Ayun yata yun. Ah, fiber po yun? Yung pebus. Kapatid na rin. Ah, kapatid na rin. Grabe, 4 na million. Sa amin, 1 million na ano eh, ganun din kalaki. Fiberglass naman, no? Sa ano po, Laguna. Sa lawa ng Laguna. May dadala si Subic. Subic? Layo. Dalawa na rin yung Subic. Ano, pangingisda po? Laki. At ginagawa ang uling ni Mano yung mga retaso na gagamit dito. Purong kahoy. Oo nga naman kasi sayang. Tama-tama rin yung pangluto. Sige po, salamat po. Gamitin pa ang isda. 4 na million. Bayat lupa na. Ano mo, 4 na million. Bayat lupa na yun. Paggawa na ganun. Lock siguro. Kita niya pang isda. Laki ba? Magkapatid pala. Yung pinapagawang yun. Siguro babalutin naman yun na babalutin naman ng fiberglass. Sa amin kasi sa isla, fiberglass. Dito, ang ano dito, kahoy. Mas mahal. Ang ganang kalaki sa isla, gagastos ka lang mga 1M. 1M dito, triplet. Nasa 4 million. Tapos kasama, hindi pa kasama ang makin. Mahal kasi yung kahoy. Pero matibay naman. Hindi namin tayo magpagawa ng ganang kalaki. At ito, pabalik na kami. Na-check po na yung bangka. Sobrang laki niya. At yung presyo ng pagpapagawa, hindi biro. Biro mo yun, 4 na million. Pampagawa na yun ng bahay. Ganun talaga kasi sobrang mahal ng kahoy, lalo na sa panahon ngayon. Kaya yung iba ay ginagawa na lang ay fiberglass po. Patulad sa amin sa isla, dati kahoy lang din ang ginagamit namin sa paggawa ng bangka. Pero dahil ngayon na medyo syempre kailangan natin magtipid, ang gamit na namin ay fiberglass po. Pero naman yung fiberglass boat ay sobrang tibay. Sobrang tagal bago masira. Kaya sulit na sulit ang gastos mo. Sa kahoy kasi minsan pag-is lang din mabulok. Kaya lahat ng mga taga-isla namin sa Laguna de Bay ay ginagamit na lang talaga ay fiberglass boat. Talagang sigurado na pamatagalan. So hanggang dito na lang mga tol. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. Peace!